Alam mo bang ang buwan ng Hunyo ay dineklara bilang Philippine Environment Month? Tara sa usaping may kinalaman sa ating kalikasan. Yung seryoso, walang haling kaplastikan. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, ang Tanyan Strait, ang pinakamalaking marine protected area sa Pilipinas, ay may mataas na antas ng microplastics. Ang microplastics ay umaabot sa liit na 5 millimeters. Dahil sa sobrang liit nito, mahirap silang makita at linisin sa karagatan. Maaari rin silang makain ng mga organismo. Ito ay nakakasama sa kalusugan ng marine life tulad ng mga isda, pagong at balyena. Pati na rin sa mga taong makakakain ng kontaminadong seafood. Hindi lang nakakainis ano, kundi nakakaalarma ang kaplastikan na ito. Upang mabawasan ang polusyon sa karagatan, inirekomenda ng pag-aaral na bawasan ang paggamit ng single-use plastics gaya ng plastic bags at straws. Dapat din na palakasin ang mga programa sa tamang pagtatapon ng basura. Basahin ang buong pag-aaral sa link sa caption ng post na ito.